Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, pinuspos ni San Pio ng Pietrelcina ng Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayon siya'y pinararangalan na umunlad kami sa pagtulad sa kanilang pagkauliran at itinampok kami bilang tugon sa kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo ng harapan ni Poncio Pilato, inuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag na mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan, hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa,
Panginooy, papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating at dating ang mga tao nang gagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan at ang mga ito'y tinukaan ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumingming. May nalaglag naman sa dawang. Lumago ang dawang at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba na may nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tagiisang daang butil. At malakas niyang idinugtong, ang makinig ay may pangdinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga, upang tumingin man sila, hindi sila makakita, at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakikinig, ngunit dumating ang diablo at inalis ang sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakikinig sa salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit di ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawang
ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay daigang mga alalahanin sa buhay at pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi na nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita. Iningatan nila ito at sa kanilang puso ang tapat at malinis at sila'y matiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin sa araw na ito, gumamit si Jesus ng mga talinhaga para halintulad paano ba natin tinatanggap ang salita ng Diyos. At sa Ebanghelyo, ipinaliwanag na ho ni Jesus doon. Ano bang ibig sabihin sa may daanan? Anong ibig sabihin nung yung binihin ng salita ng Diyos ay nahulog sa may kabatuhan, sa may dawangan o matabang lupa? Pero maganda rin paalala sa atin na sa talinhagang ito at paliliwanag ni Jesus ay tingnan natin, alin ako doon? Sa talinhagang binanggit ni Jesus sa ating Ebanghelyo, alin ako doon? Alin ako doon ngayon? Kung sa tingin natin na parang ako yata yung sa may daanan, parang ako yata yung sa may batuhan, parang ako yata yung sa may dawang, may paraan lagi tayo para baguhin. May paraan lagi tayo para i-cultivate, ayusin at linisin ang ating puso para sa ganon ang puso natin ay maging tulad ng matabang lupa kung saan ang salita ng Diyos ay mamumunga ng masagana. Pwede, kaya natin na sana tuwing tayo nakakarinig na salita ng Diyos, tuwing tayo ay nagsisimba, na yung ating pinakikinggan sa loob ng simbahan ay humuhubog po sa puso natin. Hindi lang natin basta narinig, pero ang salita ng Diyos ay humuhubog sa ating puso. At sa paghuhubog ng ating puso, ang buhay natin ay nagbabago. Kaya ang isang tao na sumusunod sa Diyos, nakikinig sa kanyang salita, hindi na nanatiling ganito na lang ako. Nagbabago ang buhay, nagbabago ang ugali at pakikitungo sa kapwa dahil lumalago. At ang salita ng Diyos ang dahilan ng paglago niya bilang isang tao. At ito po yung asamin natin. Ito yung naisin natin bilang mga Kristiyano at mga sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, na lumago tayo sa pananampalataya at pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Ang santong pinagdiriwang po natin ngayon, si San Pio ng Pietrelcina, ay tulad ang kanyang puso ay tulad ng isang matabang lupa na ang salita ng Diyos ay buong tinanggap. Ang salita ng Diyos ang humubog sa kanyang buhay. At dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa Diyos, siya din ay nakiisa sa pagpapakasakit at paghihirap ng Diyos. Dahil sa mga stigmata na meron siya, meron siya mga sugat sa kamay, paa at tagiliran bilang pakikiisa sa pagpapakasakit ni Jesus. At yung mga stigmata na ito ay niyakap niya ng 50 taon. Sa 50 taon niya ay nakiisa siya
sa paghihirap ni Jesus. Nakiisa siya sa pag-aalay ng sarili ni Jesus. At ito yung naging posible sa kanyang buhay dahil ang puso niya ay naging tapat at ang salita ng Diyos ang umubog sa kanyang buhay. Si Padre Pio ay isang tao na ang puso ay lumago sa dahil sa salita ng Diyos. At kung meron po dito na may debosyon din kay Padre Pio, o nagnanais na makilala sino si Padre Pio, pwede natin tularan ang kanyang halimbawa na ang puso ay nagiging isang lugar kung saan na ang salita ng Diyos ay pwedeng mamunga ng masagana. At nakikita ito sa pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Dahil namunga ang salita ng Diyos sa buhay niya, lagi niyang sinasabi ang katagang pray, hope, and do not worry. Lahat ng katagang ito ay nagmula sa kanyang matinding pagmamahal sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, dahil sa bunga ng salita ng Diyos. Tularan natin si Padre Pio na ang salita ng Diyos na pinakikinggan natin ay totoong mamunga sa ating buhay at pakikitungo sa ating kapwa. Amen. Sitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang nag-asik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa Kanyang gawain sa pamamagitan ng ating panalangin sa Ama. Ang ating itugon, Panginoon, ng ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon, ang ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo. Panginoon, ang ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, ang ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panginoon, ang ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ang ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ang ani, maging butihin kayo sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito. Bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan ng magbunga ito ng masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Say, oh, Amen.
tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang gapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inialay ngayon ni San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at ang makapagdulot sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami maiadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ang katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita ni San Pio ng Pietrelcina ay pinatibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng